Mahal na mga kababayan at kaibigan, malugod akong nagpapaabot ng maalap na pagbati at pakikisa sa sandugo, mga delegasyon ng mga pambansang Minorya at marangal na mga panauhin sa ikalawang pampolitikang asembliya ng sandugo sa Setyembre 4 hanggang 5, kaugnay ng lakbayan ng pambansang Minorya ng 2017. Tumpak at napapanahon ang tema ng inyong asembliya, isulong ang karapatan sa sariling pagpapasya at makatarungang kapayapaan, tutulan ang himeng U.S. Duterte sa ibayong pagpapatindi nito ng pangaagaw ng mga lupang ninunot teritoryo, pandarambong ng likas yaman, tumitinding pasistang atake, panghihimasok at pakadang gera ng U.S. sa tabing na kontraterorismo. Hangad kong matupad ang lahat ng takdang layunin ng asembleya. Una, maunawaan ang pandaigdigang kalagayan. Epekto nito sa kalagayan ng mga pambansang Minorya sa daigdig at sa bansa at mga pakikibaka nila. Tuloy-tuloy ang paglala ng krisis ng pandaigdigang sistema ng kapitalismo. Naging bangkarote na ang neoliberal na patakaran sa ekonomiya na ipinataw ng imperialismong US sa daigdig magmula pa sa dekada ng 1980. Nananatili ang tunguhin ng padalas at palubhang krisis ng labis na produksyon, abuso ng kapitalismong pampinansya, gilitang leeg na kompetisyon, agawan ng teritoryo at paglaganap ng gera. Umiigting ang kontradiksyon sa hanay ng mga imperialista at ang pag-aagawan nila ng teritoryo. Bunga ito ng pagpasok ng China at Rusya sa hanay ng mga kapangyarihang kapitalista at pagdausdos ng lakas ng US sa isang daigdig na naging multipolar na. Bunga ng malakas na kompetisyon at ribalan ng mga imperialistang bansa, bumilis ang pagtungo nila sa mga lugar na mapagkukunan nila ng mga murang likas yaman na kailangan sa produksyong industrial, sibil at militar. Pinasok nila sa mga lugar ng mga pambansang Minorya sa Pilipinas, gayon din sa ibang bayan sa daigdig. Kahit na may mga panahon ng pagsikip ng palengke para sa mga kalakal pang konsumo, walang tigil ang pagyari, pag-imbak at paggamit ng mga kagamitang militar. Para agawin ng lupa, sirahin ng kalikasan at dambungin at takutin ang mga likas yaman, magkasabwat ang imperialistang korporasyon at mga estado sa pagyurak sa mga karapatan ng pambansang Minorya sa sariling pagpapasya. Dahil sa mga gera ng agresyon at paggamit ng terorismo ng estado sa kanila, nagdaranas ng labis na pahirap ang mga pambansang Minorya at natutulak silang lumaban upang igiit ang kanilang mga pambansa at demokratikong karapatan at kapakanan. Kung hindi, masisira lamang ang buhay nila bilang lipunan, ang agrikultura at ibang kabuhayan, ang kultura at kapaligiran. Natutulak na magkaisa at lumaban ang mga mamamayan para sawatain ang mga korporasyon, mga burokrata, mga militar at iba pa na nangaagaw ng lupa, likas yaman at kapaligiran nila. Ikalawa, maunawaan ang pambansang kalagayan at ang mga kinakaharap na hamon at tungkulin ng pambansang demokratikong kilusan ng mamamayan Minorya sa ilalim ng rehimeng U.S. Duterte. Ang Pilipinas ay isang malakolonyal at malapyonal na bayan. May nominal o pabalat na independensya ito magmula 1946, pero nananatili ang dominasyon ng U.S. Kontrolado nito ang mga lokal na nagkaharing uri ng malalaking komprador, asendero at mga burokrata kapitalista. May mga tratado, mga kasunduan at mga kaayusan na nagpapanatili sa ugnayan ng US at mga reaksyonaryong uri
laban sa mga uring anak pawis ng manggagawa at magsasaka, mga Petiburges at pambansang Burges. Malalapatan din ng pagsusuri sa uri ang mga pambansang Minorya na kapaloob sila sa kasalukuyang balangkas ng lipunang Pilipino at sa bansang estado ng Pilipinas. Gayunman likas at palagian ang karapatan nila sa sariling pagpapasya. Mga 17-20% sila ng populasyon pero nananathanan sila sa malaking bahagi ng kalupaan ng Pilipinas na kinalulugaran ng likas yaman na kailangan natin sa sariling industrial na pag-unlad ng ekonomiya. Pero mga dayuhang korporasyon at mga reaksyonaryo ang kumakamkam sa mga likas yaman sa pamamagitan ng kanilang mga minahan, trosohan, plantasyon at iba pang empresang pangunahin o tanging pang-export. Sa ganitong paraan, mabilis na nansisira ang kalikasan at nasasagad ang likas yaman dahil dinadala sa ibang bansa. Nais ng kilusang pambansang demokratiko na maipatupad ang prinsipyo at programa ng matalino at planadong paggamit at konserbasyon sa kapaligiran at likas yaman. May karapatan ng mga pambansang Minorya sa ninunong lupa. Kaugnay nito, dapat irespeto ang karapatan nila sa paggamit ng lupa at iba pang likas yaman at sa kaugnay na pagpapasya tungkol sa paggamit, pati na ang pagpapahintulot batay sa sapat na impormasyon ng anumang programa o proyekto na may kinalaman sa pagpapaunlad ng industriya at agrikultura ng Pilipinas at sambayanang Pilipino. Sa nakarang taon, iminingkwahe ng National Democratic Front of the Philippines sa bagong halal na presidente ng reaksyonaryong gobyerno na si Duterte na ipagpatuloy at pabilisin ang usapang panggapayapaan at pagkakasundo tungkol sa reformang sosyo-ekonomiko at pampolitika. Tampok sa borador ng NDFP ng Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms o CASER ang soberanya sa ekonomiya, tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon, proteksyon sa kapaligiran at iba pa. Tampok din sa borador ng NDFP ng Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms o CAPCR ang pambansang soberanya, karapatan ng mga pambansang Minorya sa sariling pagpapasya at pagsasakatuparan ng sistemang federalista kung may mga garantiya sa mga demokratikong karapatan at pag-unlad sa ekonomiya laban sa mga karahasan at korupsyon ng mga dinastiya sa antas regional at probinsyal. Pero sa loob lamang ng ilang buwan, naging maliwanag na hindi sumasang-ayon ng rehimeng Duterte. Prioridad nitong tunguhing maka-imperialista at makapasista. Gusto ni Duterte na ibuhos ang pinansya sa militar at polis para manindak sa bayan at matiyak ang kanyang paghahari o tiraniya. Ang estilong tokhang sa maramihang pagpaslang sa galibo-libong suspetsyang adik at puser ng illegal na droga ay gustong ibalik sa mga aktivista at mga suspetsyang revolusyonaryo. Kahit sa mga buwang may unilateral, subalit reciprocal na tigil putukan mula Agosto 20, 2016 hanggang Pebrero 4, 2017, walang tigil ang mga salakay, pamamaslang at okupasyong militar sa mga komunidad ng mga pambansang Minorya at mga di-armadong aktivista. Nabawasan ang mga labanan dahil lamang sa umiwas ang hukbong bayan sa labanan. Lumitaw din na walang programa si Duterte sa ekonomiya kundi ang pagpatuloy ng patakarang neoliberal. Umaasa siya sa dayuhang kapital at sa pangungutang mula sa labas tulad ni Marcos para ibuhos ang pinansya sa mga proyektong infrastruktura. Walang tigil na pinatataas ang tasasyon at pangungutang sa labas para bayaran ang naipong utang at takpan ang palagiang deficit sa budget at kalakalang panlabas. Ikatlo,
May lahad ng pangkalatang kalagayan at pakikibaka ng pambansang Minorca sa ilalim ng rehimeng US Duterte kabilang mga partikular na isyu at usapin na kinakaharap ng pambansang Minorca sa iba't ibang mga rehiyon. Sa mahabang panahon at sa iba't ibang dako ng Pilipinas, naglulunsad ng prinsipyado at magiting na pakikibaka ang mga pambansang Minorca para sa sariling pagpapasya at para sa kanilang kapakanan laban sa mga dayuhang korporasyon at lokal na mapagsamantalang uri na nangagaw ng lupa at plekasyaman na ninira sa kalikasan, agrikultura at iba pang kabuhayan at gumagamit ng dahas sa pamamagitan ng mga militar, pulis, paramilitar at pribadong armadong gang. Tampok ang mga pakikibaka ng mga pambansang Minorca sa Mindanao, sa hanay ng mga Lumad at Moro, Cordillera at Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Southern Tagalog at Panay. Sa panahong hindi pa presidente si Duterte, may ilang pagkakataong parang kampisya sa mga Bangsamoro at Lumad at sa mga revolusyonaryong puwersa ng NDFP. May pagkakataon ding tiyak na nasa panig siya ng reaksyonaryong Estado at nakikipagtulungan sa mga militar, polis at paramilitar. Pero ngayong presidente na siya, lantarang sinasabi niya mismo na siya ay ibang-iba na at papatayin niya ang sinumang kaaway ng Estado kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Sa ganitong imbing diwa, sinira niya ang usapang panggapayapaan sa NDFP. 3 beses siya nagdeklara ng terminasyon. Mulat sa poll, patuloy ang kanyang all-out war policy. Una sa anyo ng Oplan Bayanihan ni Aquino hanggang dulo ng 2016 kung kailan nagumpisa ang kanyang Oplan Kapayapaan. Ipinatutupad niya ang all-out war policy kahit na may umiiral na reciprocal ceasefire declaration mula Agosto 20, 2016 hanggang Pebrero 4, 2017. Ipinatutupad ang mga okupasyon ng mga komunidad at mga gusaling sibil, ang mga pambobomba, pandurukot, torture, pamamaslang at pagpapalikas sa mga pambansang Minorca sa Mindanao, Luzon at Visayas. Magiting at mabisang lumalaban ang mga pambansang Minorca dahil sasanay sila sa iba't ibang anyo ng pakikibaka. Nagsilikas sila tungo sa mga poblasyon at ilang lungsod at naglunsad ng mga lakbayan hanggang Metro Manila para tawagin ang pansin ng sambayanan sa pang-aapi sa kanila. Sila na nga mismo ang nagtayo ng kanilang mga paaralan at mga klinika sa kalusugan, subalit sinisira pa ang mga ito ng mga sundalo at pulis ng korap at brutal na Estado. Nagbanta pa si Duterte mismo na bombahin ang mga ito. Sa ilang pagkakataon sa taong ito, naglunsad ang mga mandirigma ng pambansang Minorca ng mga taktikal na opensiba sa ilang lugar. Masamang signo para sa rehimeng US Duterte ang armadong insureksyon ng mga Maranao sa Marawi City. Labis-labis ang karahasan ng rehimen, hindi nagbigay ng sapat na puwang sa negosasyon para makapagpalitan ng mga bilanggo ang dalawang panig. Masyadong umasa si Duterte sa paggamit ng bomba, artilerya at mortar. Masyadong maraming sibilyan ang pinaslang ng militar ni Duterte at ipinawasak niya ang buong lungsod para lamang labanan ang malilit na pangkatin ng Maute at Abu Sayyaf sa ilang buwan. Nalantad lamang ang kahinaan ng rehimeng Duterte, tiyak na ipagpapatuloy ng mga Maranao at ibang Bangsamoro ang kanilang armadong pakikibaka, lalo na ngayong nakikita nila na lumalaban ang mga revolusyonaryong puwersa sa iba't ibang dako ng Mindanao at Pilipinas. Malaking pagkakamali ni Duterte ang pagproklama ng martial law at paggamit ng labis-labis na karahasan. Ika-4, magkaroon ng mahigpit na pagkakaisa sa pagsusuri at posisyon sa pagharap ng pambansang Minorca sa rehimeng US Duterte.
Natitiyak ko magkakaroon kayo ng pagkakaisa sa pagsusuri at posisyon sa pagharap ng pambansang minorya sa rehimeng U.S. Duterte. Makikinabang kayo sa mga ulat mula sa Cordillera at Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Southern Tagalog, Panay, Mindanao, pati mga Lumad at Pangsamoro tungkol sa mapangapi at mapagsamantalang mga patakaran ng rehimen laban sa mga pambansang minorya. Mapag-aralan din ninyong mga pahayag ng mga legal na demokratikong puwersa at mga revolusyonaryong puwersa ng kilusang pambansa demokratiko. Mayaman ang magiging batayan ng inyong talakayan, paglalagom, pagsusuri at pagpapasya. Laging nasisiyahan ng NDFP kapag may panawagan ng mga mamamayan na ituloy ng NDFP at reaksyonaryong gobyerno ang usapang pangkapayapaan. Sa oras na gusto ng rehimeng Duterte na makipag-usap ng seryoso, handa ang NDFP ang makipag-usap alinsunod sa The Hague Joint Declaration at iba pang kasunduan. Mainam ang usapang pangkapayapaan para bigyan ng kalutasan ang mga problemang naging ugat ng gera sibil sa Pilipinas. Sa ganitong paraan, matatalakay at mapagkakasunduan ang mga reformang sosyo-ekonomiko at pampolitika para matigil ang pangapi at pagsasamantala sa sambayanang Pilipino kabilang mga pambansang minorya. Sa mga panahong walang usapang pangkapayapaan dahil ayaw ng kaaway, dapat lalong maliwanag sa mga inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan na nasa kanilang kamay at pagkilos ang kanilang paglaya at pagunlad, ang kanilang pakikibaka at ang paglubha ng krisis ng nagkaharing sistema ang magtutulak sa reaksyonaryong gobyerno na makipag-usap. Gayunman, hindi magpapadala ang revolusyonaryong puwersa sa mga bitag, panlilin lang at pamimilit ng reaksyonaryong gobyerno. Hindi tatanggapin ng mga revolusyonaryo ang pagsuko at pasipikasyon na sa kanilang lahat ng pagkakataon at pamamaraan para isulong ang demokratikong revolusyon ng bayan hanggang ganap na tagumpay. Ikalima, may hayag ang pampolitikang husga o political indictment ng kilusang ng pambansang minorya laban sa rehimeng U.S. Duterte. Sabik na hinihintay ng sambayanang Pilipino at ng buong daigdig ang pampolitikang husga ng kilusang pambansang minorya ng Pilipinas sa diktadurang rehimeng U.S. Duterte. Nais nilang sapulin ang paglalagom ng kalagayan, pakikibaka at mga tagumpay ng mga pambansang minorya. Nais nilang alamin kung ano pa ang dapat gawin para ipatupad ang pagbubuo, pagpapalawak at pagpapalakas ng sandugo bilang isang alyansa at kilusan ng pambansang minorya laban sa rehimeng U.S. Duterte. Sa madaling salita, inaabangan ng maraming tao ang deklarasyon na bubuuin, pagtitibayin at ipapahayag ng inyong asamblea. Hangad ko ang ganap at maningning na tagumpay ng inyong asamblea. Antemano, binabati ko ang mga ihahalal na kagawad ng pambansang konseyo ng sandugo. May tiwala akong magiging matagumpay ang pamumuno nila dahil nakasalalay sila sa mga matibay, makaranasan at masigasig na mga organisasyon sa alyansa at kilusan ng pambansang minorya. Aani kayo ng marami pang tagumpay at iba yung lalakas kayo sa pamamagitan ng matatag at militanteng pakikibaka. Maraming salamat.